Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Sumagip sa akin. Sino? Nanay ng anak ko. Halo? Hindi kaya... Tanyalay siya para magkakayo. Narito na ang ating mga karagdagan pang-aabangan sa Batang Quiapo. Dito nag-inuman itong si Ramon at itong kanyang ama na si Don Julio. At napag-usapan nga nilang dalawa ang tungkol dito sa pagka-pahamak dito ni Ramon at kung papaano siya nakaligtas. At dito naman na ikwento ni Ramon dito kay Don Julio na may nagligtas nga daw sa kanya. At nagtanong si Don Julio na kung sino. At ang sagot naman dito ni Ramon sa kanya na ang ina ni Tanggol na si Marites. At nagulat naman itong si Don Julio. At dito naman na sinabi ni Don Julio kay Ramon na baka ito na ang sinyales na magkaayos at dapat ayusin nila kung anuman ang dapat ayusin ni Ramon at ni Marites. Kaya napaisip naman dito si Ramon. Samantala, hindi ikanatuwa ni David nang biglaangan dumating itong si Ramon sa akala niyang wala na nga itong si Ramon. At nagtanong si Ramon kay David na kung ano daw ang kasayahan na iyon na nagiinuman pa itong si David at pati itong kanyang mga tauhan at itong si Olga. At dito, natanggal agad itong amats ni David nang makita niya itong kanyang papa. At dito na sinabi ni David kay Ramon na ang kasiyahan na iyon ay dapat sa kanyang nanalapit na kasal. Nakahanap nga ng dahilan agad itong si David. Subalit ay sinubukan daw niyang ipapahanap sana itong si Ramon. At kaya niya pinatawag itong mga tauhan niya. At maya-maya nga ay dito naman na pinaalis ni David ang mga ito. Kaya agad din nakadeny itong si David at sanay talaga na magsisinungaling at manloko. At hindi naman agad makaimik itong si Olga. Dahil buhay pa pala itong si Ramon. At dito niya nga tinanong si Ramon kung paano ito nakaligtas. At dito naman nasabi ni Ramon kay Olga na talagang sadyang isinuka daw siya sa impyerno. Kaya naman, ito pa ang pagkakataon na matagal-tagal pa ang buhay dito ni Ramon. At nang hinayang si Olga na kung bakit hindi pa natuluyan itong si Ramon. Samantala, dito naman sa pamamahay ni Rigor, ay talagang itinutuloy-tuloy na nga dito ni Marites ang kanyang pagrerenahan at lahat ng mga gamit ni Marites sa kwarto ni Rigor ay tinanggal at ipinapatapon nga dito kay Camille. At kung utos-utusan itong si Camille dito nga ni Marite, dito nga ni Lena, ay parang katulong. At dito naman na inalmahan ito ni Santino na dapat hindi inuutusan itong si Camille dahil nagdadalang tao nga ito at baka mapahamak pa. At dito naman na sinabi ni Lena kay Santino na wala daw siyang pakialam dahil siya na nga daw ang ilaw ng tahanan ngayon dahil wala na nga itong si Marites. At nagtanong si Santino kung nasaan daw itong kanyang ina. At dito naman na ikwento ni Lena kay Santino na sumama na daw ito kay Tindeng at lumayas. At hindi naman naniniwala si Santino sa sinabi dito ni Lena. At nagpa siya ito na hahanapin daw niya itong kanyang ina. At nasa lubong naman ni Santino itong si Rigor. At dito niya tinanong na totoo ba na lumayas na daw itong kanyang ina na si Marites at sumama dito kay Tindeng. At dito nabanggit dito ni Rigor na tama nga itong kanyang narinig mula kay Lena. At kung kusa na nga siyang umalis, dapat kusa din daw siyang babalik at huwag daw siyang hanapin. Subalit mas ito pang gustong mangyari dito ni Santino, nahahanapin daw niya talaga ang kanyang nanay na si Marites. Kaya natanong naman dito ng mga kaibigan ni Santino, subalit hindi ito sumagot si Santino dahil nga sa pag-aalala na kung nasaan nga ba itong kanyang ina na si Marites. At dito naman nasa lubong ni Mando itong si Marites. At dito nag-usap ang dalawa tungkol nga sa pag-alis dito ni Marites. At dito niya nalaman ang sekreto namang itinatago ni Mando kay Marites kung sino ang totoong bumaril dito kay Rigor. At dito nalaman ni Marites na si Tanggol nga ang totoong nakabaril nito. At dito napaiyak na lamang si Marites na talagang mas nananaig daw ang dugo ng ama dito ni Tanggol na nananalaytay na pagiging masama. Subalit hindi naman talagang masama itong si Tanggol at napilitan lamang siya na gamitan ng dahas itong si Rigor dahil kaysa siya naman ang mapapahamak
at mauunahan dito ni Rigor. Kaya mas pinili naman ni Tanggol na siya na ang makakauna dito, tutal ay hindi naman niya ito tunay na ama. Kaya nagpas siya itong si Martes na bumalik na sa bahay dito ni Rigor. At nang madatnan niya nga dito sa kwarto na tila, nagbago na. At si Lena ang kanyang nadatnan at pinapaalis niya ito. Tinanggal lahat ang mga nilagay dito ni Lena sa loob ng kwarto dito ni Rigor. At nagsumbong naman itong si Lena kay Rigor at wala namang nagawa itong si Rigor kundi kampihan itong si Martes dahil siya nga ang asawa nito. At dito naman na sinabi ni Rigor kay Lena na mas mabuting bumalik na lamang daw ito sa kwarto kaysa siya ang mawala ng tirahan dahil mas gusto naman ni Rigor na makakasama itong si Martes at ang kanyang mga anak. Dahil kapag ipipilit ni Lena na dito pa rin tumira kasama si Rigor, baka tuluyan na nga silang makulong dalawa dahil mapapatunayan ang reklamo dito ni Tindeng na talagang totoong inuuwi dito ni Rigor ang kanyang babae sa pamamahay nila ni Martes na bawal naman talaga. Kaya nagpas siya itong si Rigor na mas maiging umalis na lamang itong si Lena at maghanap ng ibang tirahan at susuportahan na lamang daw niya ang kanila magiging anak ni Lena, subalit mas labag pa rin sa loob dito ni Lena na mapapaalis sa bahay ni Rigor dahil matagal na nga niyang inaasam-asam na siya ang pipiliin ni Rigor, subalit hindi nga ito mangyari dahil nandyan si Martes at kanda siyang ipaglaban kung anuman ang kanyang pamilya ngayon. At dito naman, nahahanapin ni Martes itong si Ramon dahil gusto niyang malaman kung nasaan nga ba si Tanggol. At dito rin na ipapahanap ni Ramon itong si Martes upang maayos na nga kung anuman ang mayroon sa kanilang dalawa at makahingi siya ng tawad at ayusin na magkasundo sila alang-alang dito kay Tanggol. Kaya magkakaalaman na nga ba dahil malalaman na nga ni Martes na itong nasa bahay ni Ramon ay hindi talaga itong si Tanggol kundi itong si David. Kaya yan naman ang ating pakatutukan sa mga susunod na episode, mga kabatang Kiyapo. Kaya kung ikaw ay bago dito sa aking muting channel, huwag niyo po sanang kalimutan i-like at i-subscribe ito. Yan lang po at marami pong salamat sa inyong panonood. Bye-bye!